Hello guys, this is Rowena Villanueva. My YouTube channel is Rowena OFW Blog. Today is my 13 years dito sa Kuwait. So, mag-start na ako ng true story ng buhay ko dito sa abroad. Kung paano ako nag-survive dito sa Kuwait. Kung paano ako nakarating sa Kuwait. Itatalakay ninyo at aabangan nyo yung lahat na mga vlog ko about my true life story here in Kuwait. Paano ko nag-survive bilang OFW vlog? Napakahirap man itong gawin, pero I try my best para ma-share ko sa lahat ng OFW at magiging gabay sa kanilang pag-stay dito sa abroad. Baka may mapulot kayo na aral para magiging malakas kayo at malalampasan nyo ang lahat na bagay. Kasi lahat guys, bakit tayo pumunta sa abroad? Nang dahil nangangarap tayo. Napakahirap umpisan na, no? Napakahirap umpisan talaga. Kaso lang, I try my best talaga na ma-share ko yung karanasan ko sa lahat ng OFW. Shout out sa lahat ng OFW, kahit sa ang sulok man ng daigdig. Proud ako. Proud tayo na bilang OFW, kahit iniiwanan natin yung mga pamilya natin, tiniis natin ang lungkot, ang hirap na nasa abroad. Alam ko na relate nyo din itong pinagsasabi ko. Dahil OFW din kayo. Hindi na alam ng mga pamilya natin kung anong hahantungan natin sa pag-alis natin. Paglabas natin sa pintuan ng bahay natin. Napakasakit. Napakahirap. Napakahirap. Isipin na lang natin na naging bahagi ito ng buhay natin. Kasi nangarap tayo. Mahirap mangarap. Napakahirap mangarap. Pero, kailangan natin yan. Kasi ang tao na walang pangarap, walang mapupuntahan. Kaya always be free, always be free. Kasi kung wala tayong guidance ni God, walang mangyari sa atin. Ganito yan. Ang buhay natin ay parang bulak. Buhay natin parang bulaklak. Sa unang-una bumubuka, buka ka, maganda ang kulay, pero hindi natin alam. So ganito, bakit nga ba ako napunta ng Kuwait? Iniwan ko yung anak ko guys, 8 years old. Umalis ako, nakisapalaran sa Kuwait. Bilang isang ina, bilang isang magulang, nangarap na gaganda ang buhay para sa iisang anak. Pero hindi natin alam kung ano ang kahahantungan natin. Napakasakit sa isang ina na umalis ka sa bahay na yung anak mo hindi alam niya kung saan ka pupunta. Ang sinasabi mo lang, paalam. Diba? Napakasakit. Napakasakit sa isang ina na sabihin mo, magpunta lang ako ng Jollibee. Dadalan kita ng pagkain mo. Hintayin mo ako sa aking pagbabalik. Napakahirap. Pasensya na guys ha, kasi ano talaga ako, parang ewan. Pero pilitin ko yung sarili, ma-share ko sa inyo kasi marami kayo mapupulot sa real story ko kung paano ko nag-survive sa Kuwait. Diba? Ganun, napakahirap. Nung time na umalis ako, parang ayaw kong umalis. Parang ayaw kong umalis. Dahil, kailangan ko, iniisip ko paano na kaya pag nag-aral yung anak ko, diba? Mayroon naman kami sa probinsya, sa awa ng Diyos. Tinutulungan kami ng mga magulang namin.
Mabait ang papa namin. Mabait yung mama namin. Pero kailangan natin may sarili tayong hanap buhay. Dahil may asawa tayo, may pamilya tayo, may anak tayo. Kaya napakahirap na umalis. Before ako umalis, nagdadasal kami ng nanay ko. Yung anak ko, hawak-hawak niya yung bag ko. Tapos habang nagpre-pray kami, tinatanong niya, bakit? Saan ka punta? Bakit? Saan ka pupunta, nay? Napakasakit sa isang ina na mag-iwan ka ng anak na pakaliit. Pero survive lang ang lahat. Just move on. Ipag-pray ang lahat dahil may pangarap. Kailangan lumaban dahil pa yung pangarap. Pero hindi pa natin alam kung anong hahantungan natin sa pupunta natin na bansa. Kung ano ang mayroon doon, wala. Kaya kinakailangan guys, pag magbala kayo na mag-abroad, kailangan niyo yung matatag. Idasal niyo lahat kung anong mga hantungan na kaya-kaya niyong harapan. Napakahirap. Napakahirap ng isang ina. Basta ito yung naramdaman ko bilang isang ina. And dahil isa lang yung anak ko, napakahirap iwanan mo yung anak mo na humahawak sa bag mo, humahawak sa damit mo, na hindi mo alam. But I pray to God na baka mabuhay kaming mag-ina. And dahil mahirap ang buhay, kailangan tumapang dahil sa pangarap. Nung iniwan ko na sila, lumabas na ako sa bahay. Sumakay ako ng bus. Hindi na ako nagpapahatid sa kanila. Sumakay na ako ng bus. Nag-travel na ako papunta sa Dipolog City. Kasi malayo-layo pa yung lugar namin eh. Hindi talaga mostly, hindi talaga talaga totally talaga Dipolog. Malayo-layo pa. Pumasok ako sa airport. First time kong pumasok sa airport. Hindi ko alam anong gagawin ko. Buti na lang may kakilala kami. We have George Smith na nagtatrabaho doon. Siya nag-asikaso sa akin. Sabi niya, ate, aalis ka ba? Ate, iiwanan mo kami sa George? Napakasakit. Na ibang tao nagtatanong sa'yo na ganyan, na hindi mo kaano-ano. Napakasakit lahat guys, pero we move on dahil may pangarap. Nagbiro pa ako, hindi, magta-try lang ako sasakay ng aeroplano kasi hindi ko naranasan eh, sabi ko na. At the age of 22 guys, lumabas ako ng bahay at first time na nag-abroad sa Kuwait. Paano nga ba? Paano nga ba ako nag-apply ng Kuwait? Diba? Mayroon kasing pumunta sa lugar namin na nag-hiring for Kuwait. Lahat na bagay, biro lang yun guys. Hindi ako nag-isip na mag-apply ako. Hindi mag-isip na mag-apply ako. Pero parang katuwaan na nag-apply, natanggap. Walang passport, wala lahat. Nagpa-interview, naka-short pa, pumasa. So that means, akala ko yun na ang laki. Pero hindi pala doon. Nangarap lang. So, excited kasi mag-abroad na. Nagpaalam sa pamilya at umalis. So, nandoon na tayo. Nasa airport na. Sumakay ako ng... Pumasok na ako sa airport. Binigay ko yung ticket ko. Pinakita ko. Chinik-in na. Tinignan minamasdan ko yung mga tao. Minamasdan ko yung mga tao nakaupo. Ganito pala. Saan kaya sila pupunta? May kasama kaya ako dito na pupunta ng Kuwait? Saan kaya dito? Mayroon kaya dito sa grupo namin dito na makikita ko doon sa airport din na papunta din Kuwait? Lord, sabi ko, bahala ka na. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta, ikaw na mag-guidance sa akin, bigyan mo ako lakas ng loob. Ayun na. Sabi ng security guards, tayo na kayo lahat. Nag-announce na. May eroplano na. Natutuwa na ako kasi dumating ng eroplano eh.
Bumababa ng mga pasahero, kami na naman ang paakyat. Pero hindi, guys. Huwag niyong isipin na masaya ang umalis. Parang ayaw na ayaw kong tumayo sa upuan kong tinatayuan ko, ayaw kong umalis. Nakatayo ako na ang tagal kong lumakad papunta sa eroplano. Bakit? Iniisip ko, ang liit ng anak kong iniiwanan ko. 8 years old. Napakasakit. Umiyak ako ng umiyak na parang ayaw ko nang pumunta. Parang gusto ko nang bumalik. Pero sabi ko, hindi. Mayroon kaming pangarap. Nagaganda ang buhay balang araw. Pero hindi ko pa alam kung anong meron sa pupuntahan kong bansa ng Kuwait. Kaya thank you guys for watching my vlog. Sana may napulot kayo. Sana guys, pag nag-apply kayo, tatagan nyo yung sarili mo at ihahanda nyo. Kasi hindi madali ang bilang OFW guys. Hindi madali ang bilang OFW sa Kuwait o sa ibang bansa. Kahit anong bansa, hindi napakadali. Napakahirap umalis sa bahay. Maiwan mo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya sana guys, panoorin nyo lahat ng vlog ko. Abangan nyo ang susunod na bahagi nito. Pagdating ko ng Maynila, habang nag-a-apply ako ng papuntang Kuwait, ilalahad ko sa inyo kung anong mga karanasan ko hanggang makakarating tayo sa Kuwait, hanggang anong mayroon ako ngayon. Kaya thank you guys for watching my vlog. This is Rowena OFW Vlog. Nandito pa rin ako sa Kuwait guys. Survival bilang OFW Vlog. OFW. Thank you for watching my true story guys. Abangan nyo dahil ito na ang upload ko lagi. Araw-araw. Kung hindi man ako maka-upload ng araw-araw. Kasi meron tayong mga trabaho. Kaya abangan na lang ninyo. Please watch my vlog. And don't forget to subscribe my channels guys. Para continue ninyong mapanood. At meron kayong mapulot na aral sa channel ko. Hindi lang tayo magkatuwaan, magkasayahan, magkaiyakan. Nandito lahat sa channel ko guys. Yung baka nandito lahat yung hinahanap nyo. Kaya don't forget to subscribe my channel. Rowena OFW Vlog. Nasa Kuwait ako guys. Thank you for watching guys and have a nice day. Today is my 13 years here in Kuwait. How I survive my life here in Kuwait being OFW blog. OFW. Thank you for watching and God bless you all. See you in my next vlog. Mabuhay OFW blog. Proud to be OFW. Thank you for watching and I love you all. This is Rowena OFW Vlog. Don't forget to subscribe my channel and make thumbs up naman guys. And para mapanood nyo lahat yung mga vlog ko at magiging aral nyo, magiging guide nyo, mayroon kayong mapupulot sa mga vlog ko. Don't forget to watch my vlog guys. Marami kayong mapulot, marami kayong makukuhang aral, marami kayong matutunan bilang OFW at magtataka kayo. Nakakingiti ako pag naka-live, magtataka kayo paano ko nandala lahat yun. Kaya take it easy and watch my video. Rowena OFW Vlog. Nasa Kuwait pa rin guys. Survivor pa rin tayo guys dahil may pangarap tayo. Ang dami nating plano sa buhay. So, thank you so much and I love you all and thank you for watching my vlog. Please watch my Rowena OFW vlog true story. Thank you so much and have a nice day to everyone. God bless you all and bye-bye.